So hi guys, for today's video gagawa tayo ng beef siomai. At ito ang ating mga ingredients. Ito ang aking beef, 400 grams. At ito yung gulay natin, carrots, at ito yung sibuyas, ahos, at spring onions, itlog, at saka yung pang-cover ng ating siomai. At saka lalagyan ko siya ng ito yung kumbaga beef broth dito sa Germany, tapos paminta, tapos sesame oil. Tapos kung meron kayong shrimp guys, pwede niyo siya lagyan, kaso wala akong shrimp ngayon kaya pure beef itong gagawin ko. So i-mix na natin ang ating mga ingredients. So guys, i-mix natin ang ating ingredients. Lagay natin yung egg. Ayan. Tsaka yung ating carrots. Yung ating onions. Yung ating ahos. Tapos, lagyan natin siya nito. So, nakalimutan ko pala sabihin kanina guys, yung asin. Hindi pala natin din na asin. Tapos, lagyan natin ito ng mga isang isang teaspoon. O da, 1.5. And then, kunting asin guys. Kunti lang, mga ganito. 1 teaspoon. Ayan, 1 teaspoon. Tapos, paminta. Ayan. Tansyahin nyo lang guys. Kung gusto nyo nang maanghan, damihan nyo ng paminta. Sa akin, kunti lang kasi may bulilit akong kakain din. Ayan. So, pag i-mix muna natin siya guys. Haluin lang natin hanggang sa mag-mix siya lahat ng ingredients. So, ayan guys, nakamix na siya. Tapos ilagay natin yung ating spring onions. At saka lagyan natin ng kunting sesame oil. Kunti lang siya guys, pampabango lang. So, kumbaga mga 1 teaspoon na sesame. 1 teaspoon. Virgin pa yata itong sesame. Ayan. O, dagdagan natin ng kunti guys. So, 1.5 yung nilalagay ko guys. Ayan. Tapos, haluin natin ulit. Halo lang ng halo. Ay, ay, ay. May gustong tumakas, guys. Huwag nyo damihan ng asin guys kasi gagawa pa naman tayo ng sauce later, or meron tayong sauce later, so huwag nyo damihan ng asin para mabalance lang yung lasa later sa sauce. Ayan, mix na siya guys. Ayan. Tapos ibabalot na natin siya guys ng ating ting-ti-di-ding! Ang ating pambalot, syempre. Okay. Hugas muna tayo ng kamay, guys. So, balutin na natin yung ating siomai, guys. So,
ganito ako magbabalot, guys. So, nasa inyo naman yun. Kung ano naman yung pamamaraan nyo sa pagbabalot. Ganito kasi yung ginagawa ko. Yung nilalagay ko dito. Ganyan. Tapos, nilalagyan ko siya. Na meat. Ayan. Punting push lang. Ayan. Tapos, yun. Ganyan lang, guys. Let's see what's must do there. And Ayan ang ating shumai. Easy lang naman siya pag ano, guys, balut. Ganyan. Okay na siya. So, i-continue natin, guys, hanggang sa matapos natin lahat ng ating mixture. So, ayan dito. Ayan. Gawa tayo uli. Push, push lang. Pum, pum, push. Pum, pum. Pum, 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 push. Push ka lang. Ayan. Push. So, ayan guys, natapos na natin balutin ang ating shumai at nakagawa ako ng 18 pieces na shumai. Medyo malalaki yung shumai ko, guys. Pero kapag pangbinta nyo, guys, huwag nyo masyadong lakihan at saka timbangin nyo. So, since pang kain lang naman namin to dito, so, tinudo ko na kasi kakatamad magbalut. Ayan na, guys. So, sa next is si ano na natin. Steam na natin siya, guys. Ayan. Nagpapakulo na ako ng tubig. Nagpapakulo na ako pero hindi ko inoon yung ano. Mama. Ay, naku, paano kumulo yan, Marjorie? Ayan. So. Tapos, ilagay ko siya dito, guys. Tapos, steam natin siya. Sana magkasya lahat na. Ayaw ko pa naman siyang pagdidikitin kasi magdikitan yan sila, guys. Pasensya na kayo sa Tagalog ko, guys. Ayan. Para hindi sila magdikit mamaya. Ayan. Ayan. So, hindi siya magkasya sa isang lutuan. Ayan. Yan muna unahin natin, guys. Hintayin natin kumulo muna yung ating tubig. Hop. Kumakain din ito ang aking asawa. Juice sawa. Ayan. So, steam na natin siya, guys. So, ayan guys, kumulo na siya. Ilagay na natin ang ating shumai. Ayan. Hop, atin. Ayan, para hindi siya magdikit mamaya. Hopefully, hindi siya magdikitan. Tapos, takpan natin uli, guys. And, hinaan natin yung ano, apoy. Ayan. Tama na yan, ura. 6.5. Ayan, guys. 2, 3.
So, ayan guys. I think luto na yung ating siomai. I think steam ko siya ng mga 10 minutes. So, huwag nyo lang pakuluan ng masyado kasi baka mag-dry yung meat. So, ito pala yung dalawa kinuha ako na. Tinest ko siya kung luto na ba. At luto naman siya. Mga 10 minutes ko lang siya pinakuluan guys. Ayan. Luto na siya. At saka, hanguin natin. So, ayan guys, luto ng ating beef siomai. Nalagyan na natin siya ng sauce, guys. Ayan. Ayan, ayan. Ayan. Tsaka, lagyan natin siya ng soy sauce. Pero kapag meron kayo nung nor liquid seasoning o the liquid seasoning, mas masarap yung ilagay. So, since wala ako, kaya soy sauce yung ilalagay ko, guys. Ayan. Patak-patak lang din. Yung ilagay nyo. Huwag masyadong damihan. Aray! Hop! Ayan. Ayan. Tapos, since yung anak ko, hindi naman nakain ng ano yung spicy, maghihiwalay ako ng para sa akin kasi gusto ko yung spicy. Hopla. Ayan. Para sa akin. Apat siguro. Tama na. Diba? Diet ako eh. Kaya apat lang. So, ito guys yung ilalagay ko. Binili ko lang to siya guys. Chili garlic oil. Pero kapag wala kayo nito, pwede naman kayong gumawa. Madali lang naman. Mag-init kayo ng mantika. Medyo, aray, nagtulo-tulo na pala. Tulo-tulo. ayan, napunta na pala. Mag-init kayo ng mantika. Tapos, medyo maraming ahos, yung pino na siya guys. Tapos, marami akong tapos, no? Tapos, hindi naman natatapos. Gisahin nyo yung ahos till maging golden brown siya. Tapos, yung chili na parang giniling na siya guys. At tsaka kung meron kayong shrimp, taltarin nyo rin yung pinong-pino. Yung parang galit kayo. Tapos lagay nyo, tapos timplan nyo ng soy sauce. Yun lang po. Tapos, pwede na yun pang sauce nyo sa siomai. Okay, lagyan ko na siya ng sauce guys. Pakita ko siya mamaya. After ng paglagay ng sauce. So, ayan na siya guys. Nalagyan ko na siya ng sauce. So, since wala naman tayong calamansi dito, kaya limon yung gagamitin ko. Kung ayaw nyo naman yung limon, pwede rin naman wala. Ayan ang ating beef siomai. Ayan. Kainan na.